Anong pagtaya nyo sa magiging sistema this, ano, this May 13 sa Picos Machine? Well, buwang pag-asa at paniniwala ako, Alina, mas maganda yung magiging takbo nito dahil sa karanasan natin ng nagdaang halalan. Mas malala pa kayo mga reservations at mga problema ng mga ng marami sa ating kababayan sa noong nagdaang halalan na sana ma-address at na-address ng COMELEC sa pagkakataong ito. Yung kumpiyansa ko bilang kandidato sa darating na eleksyon nandun sa sistema, dahil kung wala yung kumpiyansa ko doon, eh mahirap naman tumakbo na sasabihin mo pagkatapos na malito, nagkaroon ng magic, nagkaroon ng ganyan. Nilalagay ko ang tiwala ko sa sistema at sa proseso at sa kapangyarihan ng taong pumili sa halalang ito. Otherwise, kung hindi ako naniniwala sa automated election na ito, hindi ako tatakbo at hindi na ako makikilok sa halalan. Pero bago sagutin ni Senator Maseda yung tanong mo, gusto ko lang huwingan na reaksyon si Cheese, no, sapagkat kung sasabi, mukhang labanan lang ito na number one and number two. Si Senator Legarda sa si Cheese. Kasi ganunan sila ng ganunan. Uno, dos, ganyan. Meron ka bang comment doon or is that nothing to you? Turo sa akin ng tatay ko, you should always be running scared. Dapat palagi kang tumatakbo ng takot. Never ka dapat magkumpiyansa dahil survey lamang yan, Jake. Tataas yan, bababa yan, yung mataas, pwede bumaba, yung mababa, pwede tumaas dahil sa dulo, boto pa rin sa araw ng eleksyon ang binibilang kung sinong magwawagi at sinong hindi. At 1, 2 o 12 man, Jake, pareho lang naman ang sweldo dun. Pareho ang term, pareho naman ang title, pareho naman ang trabaho, pareho naman ang trabaho at saka responsibilidad ninyo. Wala naman pinakaiba yun. Okay. Iba to ko naman kay Senator Cheese, kay Senator Maseda ito. Yung latest survey rating nyo, medyo umaakat-akat na kayo ng konti. Konti lang, pero mababa pa tayo. Pero gaya ng sabi ni Cheese, pwedeng pumanik, pwedeng bumaba. At may mga bumabangan itong last survey. At ako naman, hanap ko isang dahilan kung ba't di pa ako makakit ang gusto. Dahil wala pa akong TV commercial. Yun. At wala pa akong TV commercial kasi naghahanap pa. Pero Gangnam naman yung commercial. Hindi, meron na kayong mukha sa, ano, sa mga busa likod. Pareha kayo ni Senator Cheese. Meron na. Pero yung TV commercial ay importante. Wala pa. Importante. Pero yung tanong, detalye ko lang kasama niyo sa ano, yung sa Picos niya, anong tingin mo naman na, sir? Well, ang masasabi ko dyan, talaga kami kabado. Na with all of these glitches na nangyari na naman, magmamak-election daw ulit. Ang ibig ko sabihin, nakikita ko naman na mukhang sincero naman si COMELEC Chairman Sixto Brillantes na bigyan ng remedyo o solusyon yung mga glitches na yan. At wala tayong magagawa, nandiyan na yung Picos Machine, automated procedure. And I guess, wala tayong magagawa kundi magdasal na lang na huwag magkaroon ng dayaan. Pero ano po yung nakikita nyo na dapat gawin ng COMELEC to assure na yung mga question, minor or major, ay mabura today until the day of the election? Well, ang pinaka-importante dyan na nakikita ang glitch from, I think it was the UP Integrated School. No? Tama po kayo. Yung failure to transmit. Which is the essence of PICOS. Yes, and dahil maaring yung the failure to transmit is caused by a jammer or interceptor at pagkatapos papalitan yung transmission. So the COMELEC has to give special attention to that problem.